This is Church of God Aguinaldo and Vista. As one family, let us continue to worship and meditate upon God's Word. To share today's message, let us listen to Pastor Jerry Cruzem. Magandang umaga po, COG ABC Vista. Dalangin ko na marating kayo sa inyo-inyong mga bahay-bahay ang mensaheng ito ng may kapayapaan at pagpapala sa inyong mga puso. Sa araw pong ito ay lumapit po tayo sa Diyos at dumalangin po tayo sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Maparangalan ka sa araw na ito, Panginoon, ng Linggo. Salamat, Panginoon, sa kabila ng hindi kami makapagtipon sa isang lugar. Bagaman ang mga tao sa kasalukuyan ay nasa kani-kanilang mga bahay, mananatili makakasamba kami sa iyo, Panginoon. Mananatili sa pangalan ni Jesus, makapakikinig kami at makapag-aaral ng salita mo. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Pagpalain mo ang pangangaral ng iyong salita sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito ay may nais akong i-introduce sa inyo. Ito po ay mag-asawa. Ang pangalan po ay Bill at Gloria Geiter. Ang mag-asawa pong ito ay Kristiyano. Sila po ay writer, author, resource speaker, editor, educator, and foremost, a Christian songwriter. Ang nakakatuwa, sa mahabang panahon, nakasulat po sila ng 700 songs of praise and worship. At isa sa mga kantang yan ay naisulat nila ng taong 1970. At ang title po ng awitin is The King is Coming. Taong 1975, nang natutunan ko po at narinig ang awit na ito. Nako, matatawa po kayo. Ako po ay 10 taon lang noong mga pagkakataong yan. At kung atin pong bibilangin ang mga nakaraang taon, for 45 years ago na po pala na nailimbag at nakanta ang awiting ito. At alam niyo po ba ang mensahe ng awit na ito ay yung aktwal na nangyayari sa ating paligid at sa ating panahon. Ito po ang sabi ng awit, "The marketplace is empty. No more traffic in the streets. All the builders' tools are silent. No more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors. In the courtroom, no debate. Work on earth is all suspended as the king comes through the gate." Kung atin pong nanamnamin ang mensahe ng awit, ito po yung actual na nangyayari sa kasalukuyan. Tama po ba na ang mga establisemento sa kasalukuyan ay sarado at wala na ring traffic at maraming mga trabaho ang nahinto? All the bidders' tools are silent. At yun nga po, at ang karaniwang trabaho ay suspended. At yun nga po, mga kapatid ko, the message of this song is actually a glimpse of what is to take place in the near future. Ito po yung actual na mangyayari. Ano po? Today, as we experience this virus, COVID-19, we are under extreme community quarantine. And underneath this quarantine, we experience closing of companies, closing of all stores, no more job, no more work, curfew hour is observed, quarantine pass is needed, long lines just to buy food and medicine, checkpoints everywhere, and for most, closing of churches. Alam nyo, ang kinalulungkot ko, walang man lang ka-struggle na napakasimple na naisara ang bawat mga simbahan. Pero yun nga po, nagpapasalamat tayo sa airwaves, nagpapasalamat po tayo sa Facebook at Twitter, na sa pamamagitan po nito, Instagram, sa pamamagitan po nito, ay nailalathala pa rin ang mabuting
balita. Kaya nga ang tanong sa umagang ito, how do we discern these things that is happening around us? For me, COVID-19 is a glimpse of an impending tribulation. Opo. Siya po talaga ay, this is just a taste of what is going to happen in the near future. And let me prove my point on this, mga kapatid ko. Ito po ang sabi, the Bible tells us that during tribulation period, ayan, ano po, pag sinabing tribulation period, ito po yung panahon na ang Panginoong Jesus ay dumating na at natapos na po ang rapture, ano po. At ang mundo po, the world now was under chaos. And the world was under state of extreme confusion and disorder. Yan na po yung sitwasyon kapag tayo po ay makaranas nitong tribulation na sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya ito po ang sabi, let me give you a quick look of a glimpse of the tribulation that is about to happen in this world. Ano po? Revelations 13:17, ito po ang sabi. Ito po ang sabi, no one could get a job or even buy or sell without a permit of that mark which was either the name of the creature or the code number of the name. Ano po ang sabi? Sa panahon daw po ng tribulation, sa panahon daw po ng kahirapan, ano daw po ang mangyayari? No one could get a job. Is that happening today? Nangyayari po ba yan sa ating panahon ngayon? Yes. All companies are closed due to COVID virus. Except hospitals, groceries, and markets. And the question is, how can you have a job? And the verse goes on to say, no one could get a job or even buy or sell. Pwede ka po bang mag-buy and sell? Pwede ka po bang magtrabaho nga? Malabo na po. Bakit? We are under extreme community quarantine. So, papaano ka makakabili? Papaano ka makakapagbenta? Pangatlo, no one could get a job or even buy or sell without a permit. Look at this. Permit, can you move around freely today without a proper permit? Palagay ko po malabo. Naalala ko nga po 2 days ago, ako po ay namalengke at hindi po ako nakapasok agad-agad dahil kinailangan ko po na maipakita sa kanila ang aking quarantine pass. So, meron po bang anino ng, o pagkakapareho ng sitwasyon sa tribulation na darating, sa kahirapan na darating? Alam niyo po, katulad ng sinabi ko a while ago, ang nangyayari po sa atin ay isang imahin na kung saan ay mangyayari sa darating na panahon. No one could get a job or even buy or sell without a permit of the mark. Ano po ba itong mark na ito na sinasabi? Ano po? Ang mark na ito na sinasabi, walang iba kundi ang 666. Ito ay tatak ng halimaw. Ito po ay tatak ng Antikristo. Ayan. Kaya nga po, ano po ba ang COVID-19? COVID-19 is a quick look of an impending tribulation that is about to take place in the world. Sa makatuwid, ito pong nararanasan natin sa kasalukuyan ay hindi pa po pala ito mahirap. Bagaman ang hirap-hirap bumili ngayon, pagpupunta ka sa bangko, napakahaba ng pila at ang mga tao po ay regular na nagrereklamo. Sa palengke, ang haba ng pila. Yung money transfer, napakahaba ng pila. Ano po? At yung movement ay naging napaka-limitado. Ano po? Kung ikaw ay taga-Bacoor, hindi ka po pwedeng pumunta ng Imus. Kung ikaw ay taga-Imus, hindi ka pwedeng pumunta ng Bacoor. Kaya nga po, itong nararanasan natin, ito po ay glimpse lamang po pala ng po pwedeng mangyari sa hinaharap. Kaya nga, alam niyo po, sa mga pangyayaring ganito, malapit na po dumating ang Panginoon.
Jesus Christ is coming very soon. Ano po? Ito pong mga verse na ito na ipapakita ko, ay ito po ay regular nating nakikita. Ito po ang sabi, and you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Ang sabi po ng Panginoon. Nation will go to war against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. Ang tanong, nangyayari po ba ito? Nangyayari po ba ang labanan, bansa laban sa bansa? Bansa laban sa ibang bansa? Nangyayari po ba ang kagutuman sa iba't ibang lugar at earthquake sa iba't ibang lugar? Mga nanay at mga kapatid, nangyayari na po ito. At ang sabi po, verse 8, but all this is only the first of the birth pains with more to come. Ano pong ibig sabihin? Ito lang po pala ay pasimula. Hindi pa daw po ito ang katapusan. Ang sabi po, more to come. At nais kong basahin itong salitang more to come sa salitang COVID-19. At ito po yung sitwasyon na kung saan sa kasalukuyan ay nagpapahirap sa napakaraming bansa sa kasalukuyan. Ano po? Kaya, ano po ba ang mensahe na hatid ng COVID virus na ito? What message does coronavirus convey? Ano po ba ang mensahe nito? Alam niyo, to a lot of people today, coronavirus is somewhat like a curse, is somewhat like a plague and sickness. Incurable sickness. Opo. Pero alam niyo po, sa likod ng virus na ito, may mabuting balita na nagmumula sa salita ng Panginoon. At sa kabila po ng pangit na nangyayari sa ating bansa, gusto ko pong maintindihan nyo, pwede pa rin po nating purihin at pasalamatan ang Panginoon. Ano ang mensahe sa likod ng coronavirus? Ito po ang sabi, coronavirus reminds us. Ano po ba ang pinapaalala nito? That Jesus is coming very soon. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Malapit na pong dumating ang lumikha sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, alam nyo, ang nakikita ko sa mga panahong ito, kinakatok po ng Diyos ang bawat puso ng bawat mga Pilipino. Alam nyo po ba na ang coronavirus, naniniwala po ako na ang dulo at hatid nito sa buong mundo, ang dulo nito ay magbibigay ng kapurihan sa Diyos. Ang dulo nito ay magkakaroon ng malawakang pagkilala, unprecedented salvation of humanity. Naniniwala po ako na maraming maliligtas. Ang dulo nito, kahit dito sa atin, sa bansa natin, pupurihin ng mga Pilipino ang Panginoong Diyos. Ang sabi po, Jesus said, I am coming soon. Revelations chapter 3, verse 11. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Mga nanay at mga kapatid, ano po ba ang pinanghahawakan natin? Ano po? Malapit na pong dumating ang Panginoon. At ang coronavirus na ito, nawa ay magpaalala sa atin na sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa ating bansa, may Diyos na nakakontrol sa sitwasyon. Ang sabi po sa Matthew 24:42, therefore keep watch. Tayo daw po ay magbantay. Bakit kailangan magbantay? Because you do not know what the day your Lord will come. Naku, totoo po ito. Walang nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoon. Kaya nga ang kinakailangan sa atin, tayo po ay nagbabantay. Ano pa po ba ang hatid ng mensahe ng coronavirus? Coronavirus reminds us of our personal relationship with God. Gusto ko po kayong tanungin, kayo po ba ay may personal ng relasyon sa Panginoon?
Kinikilala na po ba natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay? Alam nyo, mga nanay at mga kapatid, karaniwan ng Pilipino ay kilala ang Diyos, pero malulungkot ka sa nguso lang, pero hindi sa puso. Ang totoo, ang gusto ng Diyos, makilala natin siya ng personal at maipasok natin siya sa ating mga puso. At tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating mga buhay. Ito po ang sabi, fight on for God. Ipaglaban daw po natin ang ating relasyon sa Diyos. Hold tightly to the eternal life that God has given you and that you have confessed with such a ringing confession before many witnesses. Minsan mo na bang kinilala ang Panginoon? Pero pagkatapos ay unti-unti ka muling bumalik sa dating buhay. Nadalangin ko na ang coronavirus na ito, ang kinakaharap nating problema ay magdala sa atin muli sa paglapit at pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, ano po ba ang dalang mensahe ng coronavirus? Coronavirus reminds us, pinapaalala po sa atin. Anong pinapaalala? That we should love our family. Alam niyo, habang binubuo ko po ang mensaheng ito, ito ang mga katotohanang pumasok sa aking puso at isip. Karaniwan ng mga lalaki o tatay o ama ng tahanan ay walang panahon sa pamilya. Bakit? Kasi nga po, puro trabaho, walang oras at walang panahon. Ang inuuna ay trabaho. Pero alam niyo po, may pinaintindi sa akin ng Panginoon. Dapat po pala kung anuman meron ang mundong ito, dapat po pala ang number one priority natin sa ating buhay. Walang iba, una kundi ang Panginoon, pangalawa ang ating pamilya. Katulad ng tanong na ito, tiyak makaka-relate ka. Nasaan ka ngayon? Tama ba na nasa pamilya mo ikaw? Bakit? Hindi ka makapagtrabaho. Bakit? Hindi ka makalabas. Nasaan ka? Nasa asawa mo. Nasa anak mo. Pero kailan nangyari na nagkaroon talaga kayo ng tunay na pagsasama o fellowship o bonding? Kailan nangyari na sinabi mo sa iyong asawa na mahal kita? When was the last time you said to your wife, I love you? When was the last time you said to your children, I care for you? I love you, son. I love you, daughter. Mahal kita, anak. Alam nyo, itinuturo sa Biblia, ang sabi po, husbands, love your wives just as you love the church and gave himself off for her. Pansinin nyo po ito. Ito po ay divine order. Ang sabi po, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Alam niyo, minsan naisip ko kung paano mamahalin ang asawa. Kasi nga po, ang alam ng mga Pilipino, ang akala ng karaniwang mga Pilipino, mahal nila ang kanilang mga may bahay o anak dahil sila po ay busy sa trabaho. Ang totoo, ang trabaho po ay sekundaryo na lamang. At hindi po pupupwedeng ang trabaho ay ma-translate natin sa pagmamahal dahil ang trabaho, anuma, ay responsibilidad ng isang tatay para sa kanyang pamilya. Pero paano ba i-express ang pagmamahal na ito? Nai-express ang pagmamahal ito sa tatlong kategorya. Dapat po pala mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating mga anak, mahal natin ang ating mga asawa sa isip. Pangalawa, sa salita. Pangatlo, sa gawa. Pero ang nakakalungkot, karaniwan ng mga tatay sa ating panahon ngayon, mahal lang ang pamilya sa isip at sa salita, pero kulang sa gawa. Yun daw po talaga ang tunay at wagas na pagmamahal. Dapat din po ang pagmamahal na ito natin sa isa't isa bilang pamilya. In addition, ang sabi po sa Romans 12:9, let love be genuine. Paano ba nagiging genuine ang pagmamahal? Nagiging genuine ang pagmamahal ng isang tatay o ng isang nanay sa kanilang sangbahayan at pamilya kapag naitatranslate ito sa gawa. Hindi lamang sa isip, hindi lamang sa salita. Kapag ang pagmamahal ay naitranslate
sa gawa, doon nagkakaroon siya ng kahulugan. Kaya nga po, ipinapaalala po sa atin ng problemang ito, ng coronavirus na ito, na dapat po pala mahal natin ang ating sangbahayan. Mahal natin ang ating mga anak. Kinakausap natin sila one by one. At nakakapagministeryo tayo sa bawat isa sa kanila. At doon lamang na pararamdam natin ang tunay at wagas na pagmamahal. Ika-apat, coronavirus reminds us that while there is time, let us serve the Lord. Let us all serve the Lord. Alam nyo, sa sobrang haba ng bakasyong ito, may mga bagay na pinaintindi sa akin ng Panginoon. May mga bagay po pala na hindi permanente. At alam nyo po ba kung ano yung bagay na yun? Yung paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod po pala natin ay pwedeng mahinto nang hindi natin namamalayan. Kaya nga po, dapat pala ngayong tayo po ay may panahon, maglingkod po tayo. Hindi po sa lahat ng panahon, ikaw at ako ay magkakaroon ng panahon. That while there is time, let us all serve the Lord. Ang sabi po sa Isaiah 5:6, seek the Lord while you can find Him. Call on Him while He is near. Para po bagang sinasabing, hanapin daw po natin ang Diyos, paglingkuran daw po natin ang Diyos hanggat po pwede pa. Tumawag tayo hanggat malapit siya. Hindi ko alam, may ganito palang uri ng verse sa Biblia. Ba't kaya may ganitong verse? May ganitong verse kasi para bagang ang itinuturo sa atin ito na lahat ng bagay ay may katapusan. Kaya nga, kapag meron ka palang panahon maglingkod, maglingkod ka na. Ito ang panahon ng paglilingkod sa Diyos. Ito ang panahon ng pagkilala sa Diyos. Ito ang panahon ng pagsisikap na makalapit at magagawa sa Panginoon. Dahil sa pangyayaring ito, kitang-kita po natin kung papaanong bigla na lang nahinto ang ating paglilingkod. Kitang-kita po natin na walang ka-struggle, napakasimple na sara ang mga simbahan. Kaya nga po, hindi pala permanente. Ano po, hindi pala permanente ang paglilingkod. Ang paglilingkod po pala sa Diyos ay kinakailangan kung naglilingkod ka sa Diyos ngayon, pinagbubuti mo na. Bakit? Kasi nga po, hindi natin alam kung hanggang kailan po pwede tayong maglingkod. Tanong, meron bang nakakaalam na mapapahinto tayo ng 2 linggo? Meron ba? Wala naman po eh. Meron bang makapagsasabi rito o nakahula na mangyayari ang bagay na ito? Tama po ba na lahat po tayo ay nagulat? Lahat po tayo ay simpleng nabulaga sa malaking problemang ito? Nakita mo na lang ang sarili mong hindi ka na pwedeng lumabas? Nakita mo na lang ang sarili mo na nakakulong ka na sa loob ng bahay? At iisa na lang sa pamilya mo ang pwedeng lumabas. Wala pong nakakita nito. Ibig sabihin, ni ang ating pagkilala, ni ang ating paglilingkod sa Panginoong Diyos ay may hangganan. Kaya nga, alam nyo, naging malinaw tuloy sa akin ang bersikulong ito. Ang sabi po sa verse na ito, napakaganda po ng verse na ito, redeeming the time because the days are evil. Maganda po sa Tagalog ito. Ang sabi po, samantalahin natin ang lahat ng mga pagkakataon dahil masama ang panahon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, kung ikaw ay may panahon na makapaglingkod, samantalahin mo daw yun. Samantalahin mong nakatutulong ka. Samantalahin mong umaabot ka. Samantalahin mong nakakagawa ka sa Panginoon at sa kapwa mo. Dahil hindi daw po palagi pala ganito. Kaya nga po, dapat
samantalahin natin ang bawat panahon. Bakit daw dapat samantalahin ang bawat panahon? Kasi ang bawat panahon daw po ay masama. Dahil masama ang panahon. Katulad ngayon, meron pa bang makapaglilingkod? Gustuhin mo mang pumunta sa simbahan ngayon? Hindi na pwede. Gustuhin mo mang maglingkod ngayon? Gustuhin mo mang mag-back up? Gustuhin mo mang tumugtog? Hindi na pwede. Kaya nga ini-imagine ko po, after all these things, nawa po, dalangin ko sa April 14, matapos na po ito. Ano po, dalangin ko po, mga kapatid, ano po, na nawa ay matapos na po ito. At ang akin pong kinikinita, magiging punong-puno ang mga simbahan. Ano po, dahil ang mga tao po, tiyak miss na miss kung ano yung dati nilang ginagawa. Ano po. At saka po pala, paalala lamang po, sa March 29, meron pong National Fasting and Prayer. Mag-join po tayo dito. Ano po? As a church, ano po? Mag-join po tayo sa National Fasting and Prayer. Kaya nga po, alam nyo, ang sabi po, verse 7, let the wicked change their ways. Ano po? And vanish the very thought of doing wrong. Hindi ko alam kung napalayo ka sa Panginoon. Hindi ko alam kung napatalikod ka sa Panginoon. Hindi ko alam kung huminto ka. Nawa po, dalangin ko na ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Ito ang panahon ng paglapit sa Diyos. Ito ang panahon ng pagpapakumbaba. Magpakumbaba po tayo. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit hindi po umayos-ayos ang buhay ng tao dahil hindi po siya marunong magpakumbaba. Alam niyo po ba, ang inihintay lang ng Panginoon ay ang ating pagpapakumbaba. Kapag tayo ay nagpakumbaba, naniniwala po ako, muli tayong tatanggapin ng Panginoon. Ang sabi ng verse 7, let the wicked change their ways and banish the very thought of doing wrong. Let them turn to God. Ano po? Balik po tayo sa Diyos. Ano po? That He may have mercy on them. Yes, turn to our God, for He will forgive generously. Kaya po sa umagang ito, as I close this message, kamusta po ang ating relasyon sa Diyos? Nasaan ka sa relasyon mo sa Diyos? Alam nyo, nawa, dalangin ko na ang problema ang kinakaharap ng ating sangbayan, ng ating bansa, ng mundong ito, maglapit sa iyo muli sa Panginoon. At ako po ay mananalangin ngayon ng muling paglapit sa Diyos. At mamaya po, pangalawa, ay nais ko pong ipanalangin yung gustong magbalik loob na dati nang naglilingkod pero nawala. Ang una pong panalangin na gusto kong gawin ay ang panalangin para tanggapin ang Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Kung nandyan ka, pwede ba sumunod ka sa panalangin ito? Ito ang panalangin na makapagpapalapit sa atin sa Diyos. Ito ang panalangin na makapagbibigay sa iyo muli ng pagkakataon para lumapit, kumilala sa Diyos. Pwede pong yumuko ka saglit, tayo po ay mananalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat. Nagpapakumbaba ako sa iyong harapan sa oras na ito. Binubuksan ko ang aking puso at pinasisiyasat anumang kasalanan na nagawa ko laban sa iyo. Panginoon, patawarin mo ako. Linisin mo ako ng iyong makapangyarihang dugo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko. Banal na Espiritu, biyayaan mo akong magpatuloy na simula sa araw na ito, kilalanin at paglingkuran ang Panginoong Diyos sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At doon naman po sa gustong mag-recommit ng buhay sa Panginoon dahil siguro nagkulang, siguro nagkasala at napahinto.
Pwedeng yumuko ka saglit. Nais kitang ipanalangin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang iyong anak na nakayuko ngayon, pagpalain mo. Sa pangalan ni Jesus, hipuin mo ang taong ito. Hipuin mo ang taong ito sa pangalan ni Jesus. At biyayaan mo siya sa pangalan ni Jesus na muli ay makapaglingkod sa iyo. Muli ay makapagbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos. At Panginoon, salamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na pangalawang pagkakataon. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na mabuti. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Thank you for listening. For our announcements, in line with the recent advisory of Malacanang, we are canceling all church-related activities, most especially the Wednesday night service and the Sunday worship services, starting March 15, 2020 until further notice. We also encourage all C2S groups to continue connecting with each other through video calls, phone calls, text messages, and chat groups. To continue our worship in the form of tithes and offering, we are highly encouraging our members to do bank transfer instead. Please see details on screen. For updates, please follow our official social media accounts. Together, let us devote our time in praying and trusting God amid this situation. God bless you all.